Turing Almonte stays. Romero-Tubu out sa ADU. Inayawan ang Creamline offer. Cal di matutuloy sa Adamson. Bomba ng UE nilabas na. Pero bagayon mga Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe, tingang notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Sa kabila ng usap-usapan na magkakaroon ng rigodon sa Adamson, lalo na ang mga star players nito, di dito nagpadala ang mga seniors na sina Lorin Turing at Lucille Almonte at mananatili umano para sa Adamson Lady Falcons hanggang UAAP Season 86. Despite offers sa Pro League, tinanggihan umano ito ni na Almonte at Turing. Sa katunayan, ayon sa mga balibalita, isa ang Creamline Cool Smashers sa mga nag-offer umano kay star blocker Lorin Turing. Pero ayon sa mga insider, tinanggihan umano ito ng 6-foot blocker to play her last year for the Lady Falcons. Ang paninindigan sa naunang salita nila ang pinahahalagan ng dalawang ito. It is very important to stay true to my commitment to the Adamson community and especially to Father Aldrin Suan, our athletic director. Isa din po sa mga rason kung bakit ako nagstay ay dahil gusto kong tapusin ang nasimulan ko noong season 85. Sa artikulo rin na nilabas ng Tiebreaker Times, inilahad rito na nagpaalam na nga sa hawla ng Falcons ang 5 ace players nito na sina April Tagsi, Riza Cruz, Cade Santiago, power spiker Trisha Tubu at team captain setter Louie Romero. Dahil dito inaasahang sina Turing at Almonte ang maunguna sa bagong Adamson team. Kaugnay naman ito, maugo nga rin ang usap-usapan na papuntang Adamson rin ang Call Academy players, lalo na ang mga stars na sina Jelay Gajero at Casey Dongalio, lalo na sa cryptic post sa Twitter ni Gajero. Pero ngayon, ayon sa mga napag-uusapan sa social media, may chance umano itong di matuloy. Dahil kung mapapansin ang ilan sa mga post ng ADU fans, gusto lang buo na ang kanilang lineup for season 86 with the new Falcons at ang nananatiling sina Turing at Almonte. May nababalita rin na di umano misto lang last minute ay nagkaroon ng di pagkakasundo ang Cal sa Adamson sa mga nauna nitong napag-usapan. Makikita na rin na as of this writing, walang announcement na ginagawa ang Cal contrary sa nauna nilang post na mag-a-announce na umano sila. Still, hintayin pa rin natin ang mga opisyal at mahayag at kompirmasyon sa mga ito. Samantala, sa kabilang dako, nilabas na ng UE ang kanilang isa sa pinakamalaking pasabog na yayanig sa darating na UAP Season 86. Di na pwedeng sabihin na they're just a team who participates but does not want to win. Dahil simula Season 86, babak-apa na ang UE Boys Basketball at Women's Volleyball ng isa sa pinaka-prominenteng pamilya sa sports scene, ang Lau Family. Yan nga ay matapos na magkapirmahan na ang UE Management at Lau Family nito lamang linggo. Ito na nga ang sinasabi natin sa mga nakarang araw na pasabog ng UE at pagpasok ng pamilya Lau sa volleyball scene. Again, sa mga di nakakaalam, ang Lau Family ang nagmamanage ng PBA team na Converge FiberXers sa pangunguna ni Jacob Lau. Ang kapatid naman itong si Janica Lau ang manager ng PVL team na Farm Fresh Foxes. Ngayon, ang isa pa nilang kapatid na si Jared Lau ang namamahala ng boys basketball at women's volleyball ng Lady Warriors. Sila ay mga anak ng Filipino-Chinese multimillionaire Frank Lau. Kaya in the future, huwag kayo magtaka kung may mga logo na ng restaurant, Farm Fresh o Converge ang jersey ng UE sa UAAP. So, Drew at mga Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to update only coming videos.